Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Alpha. At ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pandiwa. Handa na ba kayong matuto tungkol sa pandiwa? Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Tara na, simulan natin! Ngayon ay maglalaro muna tayo. May ipapakita akong larawan at huhulaan ninyo kung anong kilos ang ginagawa sa larawan. Handa na ba kayo? Tingnan ang unang larawan. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama! Siya ay tumatakbo. Ang salitang tumatakbo ay isang pandiwa. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga pandiwa. Makinig ng mabuti. Kumakain. Si Ana ay kumakain ng mansanas tuwing umaga. Naglalaro. Ang mga bata ay naglalaro ng taguan sa bakuran. Tumatawa. Tumatawa si Ben sa nakakatawang kwento ni Lolo. Nagbabasa. Nagbabasa ng libro si Carla bago matulog. Nagsusulat. Nagsusulat ng liham si Maria para sa kanyang kaibigan. Natutulog. Natutulog si Pedro sa kama pagkatapos ng laro. Sumisigaw. Sumisigaw ang mga bata sa paglalaro ng habulan. Sumasayaw. Sumasayaw si Liza sa saliw ng tugtog. Tumutugtog. Tumutugtog ng gitara si Ben sa harap ng kanyang mga kaibigan. Naglalakad. Naglalakad ang pamilya sa tabing dagat tuwing Linggo. Umaawit. Umaawit si Tina ng paborito niyang kanta sa karaoke. Nagluluto. Nagluluto si Nanay ng masarap na adobo para sa hapunan. Naliligo. Naliligo si Juan tuwing umaga bago pumasok sa paaralan. Nagdidilig. Nagdidilig si Lola ng mga halaman sa harden tuwing hapon. Namamasyal. Namamasyal ang mag-anak sa parke tuwing Sabado. Nag-aalaga. Nag-aalaga si Ana ng kanyang alagang aso tuwing umaga. Nagtatanim. Nagtatanim ng gulay si Lolo sa likod bahay. Nag-aaral. Nag-aaral si Jose ng kanyang aralin sa matematika. Nagsasalita. Nagsasalita ang guro sa harap ng klase tungkol sa kasaysayan. Nagmamaneho. Nagmamaneho si tatay papunta sa opisina tuwing umaga. Nagtuturo. Nagtuturo si Ma'am Ana ng Ingles sa mga estudyante. Naghuhugas. Naghuhugas si Ben ng pinggan pagkatapos kumain. Nagpipinta. Nagpipinta si Carla ng magandang larawan sa papel. Naglilinis. Naglilinis si Lito ng kanyang kwarto tuwing Sabado. Sumusulat. Sumusulat si Wena ng kanyang sanaysay para sa klase. Tumatakbo. Tumatakbo si Marlon sa paligid ng paaralan tuwing reses. Nagpapahinga. Nagpapahinga si Lala sa duyan. Umaakyat. Umaakyat si Dino sa puno para kumuha ng mangga. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating gawain isa. Bibigyan ko kayo ng mga pangungusap. Tukoyin ninyo kung ano ang pandiwa sa bawat pangungusap. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating ikalawang gawain. Itatambal ninyo ang mga pandiwa sa tamang larawan. Tingnan natin kung gaano kayo kabilis mag-match. At para naman sa ating gawain tatlo, ay sasabihin ko ang pandiwa at gagayahin ninyo ang kilos nito. Handa na ba kayo? Ang galing nyo! Ngayon, natutunan natin na ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Sa bawat pangungusap, may pandiwa na nagpapakita ng aksyon.
sana ay nag-enjoy kayo sa ating mga gawain at natutunan ninyo kung paano gamitin ang mga pandiwa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aral tungkol sa pandiwa. Pala si Teacher Alpha. Hanggang sa muli. Bye! Subscribe for more videos!